Ang Sierra Madre ang pinakamahabang mountain range sa Pilipinas, mula Cagayan hanggang Quezon. Mayaman sa kagubatan, sa tubig, sa iba't ibang uri ng hayop. Sa bulubundukin ito, sa bahagi ng probinsya ng Rizal at Quezon, pinaplanong itayo ang Kaliwada, ang sinasabing sagot sa kakulangan sa tubig ng mga taga Metro Manila. Sa aming pagsasaliksik, pinasok namin ang kabundukan ng Quezon para makita ang eksaktong lugar na pagtatayuan nito. Nasa ongoing po kasi ang survey niyan. Kinausap namin ang mga taong magpapatupad ng proyekto at mga taong maapektuhan ito upang himayin ang gabundok na isyong kinakaharap ng proyekto. Kasama ang ilang katutubong dumagat, naglakbay ang eyewitness team mula sa Barangay Daraitan sa Tanay Rizal patungo sa lugar na pagtatayuan ng Kaliwa Dam sa Infanta, Quezon. Binaybay namin ang Agus River na tinatawag ding Kaliwa River at tinawid ang malalaking bato sa ilang bahagi nito. Mahirap man ang daan, pakakalmahin ka naman ng yaman ng kalikasan. Hayaan mo na lang balutin ka ng lagasnas ng tubig, huni ng mga ibon, at lunti ang kagubatan. Kung pwede lang sana, manatiling ganito ang lugar na ito ng mahabang panahon. Yun nga lang, isang malaking pagbabago ang nakaplano. Bakalipas ang 5 oras, narating ng grupo ang Sitio Queborosa, Barangay Magsaysay, Infanta, Quezon. Sa website ng MWSS, itatayo ang Kaliwa Dam sa lugar na ito at aabot hanggang sa katabing barangay ng Pagsangahan na sakop ng General Dakar, Quezon. Sa datos ng MWSS, 46 na pamilya lang ang direktang apektado ng pagtatayo ng dam. Alam niyo po ba yung gagawin dyan ng gobyerno? Ay, opo. Ayang, di ba ganyang pagdadam? Ang sabi ng iba, makasisira itong halimbawa ay amin. Ay, ang akin ko ay ano naman ang magagawa namin. Oh. Kinausap na po ba kayo? Ay, ang sinasabi po nila, ay pag halimbawa ay gagamitin na itong dam, ay kami daw ay bibigyan ng pabahay. Ay ang alam ko mangyayari diyan, pag halimbawa ay tinayuan ng dam, lahat ay ipagbabawal sa amin habang bago ibabawal sa amin tulad ng mga pag-iisda, tulad ng iyan nga ang aming pinagkakakitaan, wala na kaming mahahanap na isda pag iyan na tayuan ng dam. Sa imaheng ito mula sa MWSS, makikita ang pinaplanong dam na may taas na 60 meters. Aharangin ito ang tubig sa Kaliwa River. Tataas ang tubig sa ilog dahil ito mismo ang magsisilbing impounding o ipunan ng tubig. Sa isang intake structure naman, dadaan ang tubig papunta sa conveyance tunnel na may habang 27.7 kilometers. Dadaan ng tubig sa isang treatment plant sa Teresa Rizal para linisin at saka dadaloy papuntang Metro Manila. 600 million liters per day ang kayang isupply ng dam na ito sa Metro Manila. Ayon sa National Commission on Indigenous Peoples o NCIP, ang pagtatayo ng dam at ang water impounding area nito ay bahagi ng ancestral domain ng mga katutubo sa Rizal at Quezon. Sa kabila ng pangamba, tila tanggap na ng ilang taga-barangay Magsaysay ang kanilang kapalaran. Sa bagay po, sa aking isip ay maski kami aayaw at kung iyan na may talagang kailangan ng gobyerno, ay ano ang aming magagawa.
Ang Infanta Local Government ay isa sa mga tumututol sa Kaliwa Dam. Aming sinasabi ron, aming sinasuggest na kung yan ay gagawin, dapat maglagay din ng isang tunnel ng tubig exclusively para sa pangangailangan ng Infanta. Para yung pong pangangailangan ng magsasaka, pangangailangan sa mga tahanan ay masuplayan. Hindi rin daw maiwasang magtanong ng mga taga-roon. Lahat halos ng lahat ng mga taga-Infanta, maging makikita niyo sa mga post nila sa Facebook, sa internet, na talagang tutol ang mga taga-Infanta. Sapagkat bakit nga naman ang tubig ng Quezon ay siyang kukunin para isupply doon sa Metro Manila? Mm-mm. Yun po ang kanilang malaking katanungan na marahil po ay hindi naman ito pinaabot sa ating Pangulo. Ang Infanta ay isang delta o nilikha ng lupang mula sa bundok na tinangay ng tubig papunta sa dagat. Kung aharangin ang tubig papunta sa kanilang munisipalidad, pangamba nila, unti-unting kakainin ng Pacific Ocean ng lupa at mabubura sila sa mapa. Kung ito'y ang mangyayari dito, gagawin yung dam ano, sa lugar na ito at hihina ang daloy ng tubig sa Agus River. Dahil sa mahina na ang tubig na dumadaloy, wala na makakapalit, unti-unting ito ay tatangayin ng current ng Pacific Ocean at sa mahabang panahon, mawawala sa mapa ang Infanta Quezon. Para beripikahin ang sinabi ni Vice Mayor Villamor, pinuntahan namin ang FIVOX o Philippine Institute of Volcanology and Seismology. Kinumpirma naman ito ni FIVOX Chief Director Renato Solidu. Ang request na namin ay aralin yan ng DNR, ng MGB at nung proponent ng proyekto upang maalaw pa rin ng nature na magbibit-bit ang tubig na aagos mula sa bundok ng mga sediment, buhangin, putik upang masuplayan yung lugar na yan. In the long term, magkakaroon ka ng shoreline protection. Mm-hmm. Diba? Ganun na. You have to defend the shoreline. Eh, dito po sa lugar na to, ano po ang nangyari? Alam mo yun, base doon sa history, noong July 18, ano, 1880, ano, ay nagkaroon ng magnitude 7.4 na lindol, earthquake, ano. So, ang nangyari, itong simbahan na nakatayo ngayon, na yan, yan makikita mo dyan, No to Kaliwa Dam. Ito mismo ang simbahan na nag-iba. So, iba na siya na ngayon, naitayo siya ng bago, na sa pamamagitan nun ng mga paring Amerikano. Ito ang lumang litrato ng simbahang gumuho dahil sa lindol noong 1880, na ayon kay Vice Mayor Villamor, ay pinaghuhugutan ng kanilang pangamba nang itatayong dam ay malapit sa fault line. Mula sa barangay Magsaysay sa Infanta Quezon, muling binaybay ng aming team ang Kaliwa River. Itinuro sa amin ng mga katutubo ang tinipak. Pinakasagradong lugar ng mga dumagat na matatagpuan mismo sa ilog. Yan po ang pinaking sagrado namin dito. Nagpapagaling po talaga yung paniniwala naming mga tribo dahil nung araw po malayo ang doktor, bali mga ngako lang yung matatanda namin na paliliguan dyan yung batang may sakit, gumagaling naman po ma'am. Sagrado rin daw ito para sa mga katutubong agta dumagat ng General Nacar Quezon. Alam mo yung kahalagahan ng sagradong lugar ng mga katutubo sa aming pamayanan, yan yung nagpapatibay ng aming ugnayan at ng aming paniniwala at pakikipag-ugnayan sa maylikha, si Makidepat. Si Makidepat ay yung maylikha ng lahat ng bagay dito sa mundo. Siya rin yung alam namin na nagpuprotekta sa amin. Paano mo i-relocate yung isang sagradong lugar sa ibang lugar na hindi na yun yung ano? Mawawala yung esensya noong aming pananampalataya at paggalang sa sagradong lugar. Maaaring maliit na bagay lamang ito sa iba, pero para sa mga dumagat, bahagi ito ng kanilang pagkatao.
Sumunod naming pinuntahan ang sagradong lugar na kung tawagin nila'y mainit. Kahit daw kanilang mga ninuno, naniniwalang nakapagpapagaling ang tubig dito. Yung itlog nga naluluto dito, hipon, naluluto po niya. May lugar naman po na medyo bahagya lang siya. Ayun, may mga mayroon pong sakit na sasabi, doon tayo pumunta para tayo gumaling doon. Parang yung paniniwala po ba namin ni pag dinala dito, talagang gagaling. Sa aming pamamalagi doon, napansin naming bumubula pa na tila ba kumukulo ang tubig. Sobrang init. Mainit din ang mga bato sa bahagi ito ng ilog. Meron ding usok na lumalabas. Pangamba ng ilang taga roon, baka palatandaan ito ng fault line. Ano po yung aming, hanggang doon po yan, mga 200 square meters siguro. Mainit pong area. Gaano po ito kalayo mula sa taas? Napakalapit na po. Mga ano lang po yan, mga 300 meters mula sa dam. Ipinarating namin sa FIVOX ang aming nasaksihan sa mainit. Ipinakita rin namin ang aming video. Pero hindi bumubula. Meron pong mga bubbles. Pero pag hindi mo ginala, walang bula. Hindi po namin ginagalaw. May bula. Point source siya. Oh, point source na siya. Ibig sabihin, galing sa ilalim, naglalabas na lang. Damako ang interes ng FIVOX sa mainit na bahagi ng Kaliwa River. Palatandaan nga kaya ito ng fault line. Unang linggo ng Marso, nagsimulang mawala ng tubig ang malaking bahagi ng Metro Manila. Sa haba ng pila ng mga balding walang laman, umapaw ang galit ng ilan. Dito mo makikita ang kahalagahan ng tubig sa buhay ng tao. Kahit unti-unti nang bumabalik sa normal ang supply ng tubig, sinabi ng MWSS na kailangan pa rin talaga ng karagdagang water source para sa lumalaking populasyon ng Metro Manila. Kaya priority project ng Administrasyong Duterte ang Kaliwa Dam na nagkakahalaga ng 12.2 billion pesos. Ang pondo, 85% pautang mula sa China. Ayon kay Velasco, wala pang isinusumiting disenyo ang nanalong bidder kaya wala pa rin silang maipakitang design sa publiko. Kasi daw, bakit daw mababaha daw? Hindi, di ba? Pero pinakausap niya sa amin ang isang engineer na nagpaliwanag tukos sa dam. Nasaan po aabot yung kabilang dulo naman po nung pag-impound natin? Nasa ongoing po kasi ang survey niyan. Kailangan matapos muna ang survey para malaman po natin yung extent ng ilang porsyon na lulubog. Ito yung Kaliwa River. Yung tubig nito, dumadaloy patungo sa direksyon ng Infanta Quezon kung saan itatayo ang Kaliwa Dam. Ngayon, ang pangamba ng mga taga rito sa Barangay Daraitan, dahil sa dam nag-iipon ka ng tubig, tataas ang tubig dito at malulubog ang kanilang barangay. Maigsing lakad lang mula sa ilog, narating namin ang bahay ng tinatawag nilang Papo, ang chieftain o pinuno ng mga dumagat sa tanay. Hindi gaanong kataasan ang lokasyon ng bahay ni Papo.
Kaya may pangamba rin siya para sa tirahan ng kanyang pamilya at kapitbahay sakaling tumaas ang tubig sa ilog. Una po yung mga kalikasan namin, gaya ng ilog namin, kami po kahit walang pira, pumunta lang kami ng ilog, parang palingkin na namin yan eh. Huhuli kami ng pangulam. Noon ngang naroon kami, may mga residente at bisitang naliligo sa ilog. Meron ding nangingisda. Ayon sa mga residente, mayaman ang ilog na ito sa lamang dagat. Kung kami tatanong, hindi po kami payag na ituloy ang dam kasi doon po sa aming pamumuhay dito sa Kwan, maalwa na po yung aming pamumuhay ng mga katutubo dito. Eh bakit po naman magkakaroon pa ng dam na iyan? Samantalang nagtatanim po naman kami, nag-iisda dito sa aming ilog. Eh ano po naman nakahanapin namin? Nabubuhay po naman kami ng marangal, hindi po naman kami nagnanakaw. May basehan daw ang pangamba ng mangingisda ayon sa The Haribon Foundation. So nung kinompute namin yung areas na mapaflood dun sa area, it's around 260 plus hectares. Tapos dun sa 260 plus hectares na yun, 204 hectares ay forest. So ang direct effect nung paglubog ng area ay pagkawala ng 204 hectares of forest dun sa area. So dun sa forest na yun, ang potential na makikita mong species ay mga threatened species tulad ng Philippine eagle, barangay Magsaysay, Infanta. Pinag-aralan din ng foundation ang epekto ng Kaliwa Dam sa komunidad na malapit sa ilog. Gamit ang Google Earth, ipinatong dito ang imahe mula sa MWSS website na nagpapakita ng dam at impounding o ipunan ng tubig dito. Ang resulta, lulubog sa tubig ang isang bahagi ng barangay Daraitan na malapit sa ilog. Bukod dito, malulubog din daw ang kabuhayan at bahagi ng kagubatan. Yung inundation, yun yung areas na malulubog. Pag natayo mo na yung 60-meter dam, syempre pipigilan niya yung water flow. Parts ng forested area ay malulubog. Itong inundation area, it's around 276 hectares. Kung titingnan natin in detail, parts ng land cover ng area ay forested areas. So ayan, so along the river siya, so forested areas yung matatamaan niya. Turismo ang isa sa pangunahing pinagkakakitaan ng mga residente kaya nababahala rin sila na mawawala ito. Dito po sa barangay po ng Daraitan bilang kami po ay isang tour guide na dyan po yung aming hanap buhay na kung sakali po tutuloy yung dam ay mawawalan po kami ng hanap buhay dyan. Sa datos mula sa local government ng Tanay, mahigit 5,000 ang populasyon ng barangay Daraitan. Ayon naman sa local government ng Infanta, nasa 3,712 ang populasyon ng barangay Pagsaysay. 1,709 naman ang bilang ng tao sa barangay Pagsangahan, General Nacar, Quezon. Pero sa datos ng MWSS, 46 na pamilya lang ang direktang apektado ng planong dam. Ginagamit pa rin nila na ang apektadong tao dyan sa dam ay 4,800 families, which is not correct. 46 families lang dyan ang apektado. So, ginagawa nila yan para yung kung sino man yung mga NGOs dyan na nakikialam dyan, para believable yung kanilang mga issues. Kung hindi nagreklamo yung ang 46 families, yung mga hindi apektado, nagreklamo sa resettlement. Hindi ko sila resettle. Kasi hindi naman sila apektado eh, ba't ko sila resettle? Tapos sir, hanggang saan naabot naman ito? Tinanong ko sa MWSS ang tungkol sa mga kabahayan sa tabing ilog. Actually po, sinusurvey po yon. So kung talagang yung mga ano doon, yung part doon is, kasi nasa ilog na ho yung ano eh, yung mga kubo-kubo na iba roon. Yung major criteria ho, hindi dapat malubog yung Daraitan. Ang Kaliwa Dam ay itatayo sa deklaradong ancestral domain ng mga dumagat. Sa ilalim ng Indigenous Peoples Rights Act of 1997, kailangan makuha muna ang pahintulot ng lahat ng tribong nagmamay-ari nito bago matuloy ang proyekto. Pero sa barangay Daraitan sa Tanay, sinasabi ng mga katutubo na nalalaktawan umano ang proseso. Kinikilala namin mga elder, alam nyo po ba lahat itong nangyayari.
Ilan sa mga nakatatanda at kinikilalang pinuno sa lugar ang napakinggan kong nagpahayag ng kanilang saloobin tungkol sa dam. Natatakot ako bilang ako'y isang matanda. Ang aking mga anak, ano mangyayari sa kanila? Kami ang aming kabuhayan talaga mamlupa. Hindi kami marunong mag-opisina. Anong gagawin namin doon? Wala kang pinag-aralan. Dito kami tumanda, dito lahat. Tapos kukunin ng mga dayo at hindi pwede yan. Kinakausap niyo po ng maigi yung mga IP. Ang claim po nila, sir, is parang officially wala pang kumakausap sa kanila mula sa gobyerno. Hindi totoo yun kasi yung mga nagsasabi yan, hindi nga dapat sila kausapin kasi hindi sila involved eh. Ang dami nang nating meeting dyan. In fact, dalawa na lang ang grupo ang hindi nakakausap. Anong grupo? Ayun nila pumasok, ano, mga IP. Ayun nila, may nag-aano sa kanila. But we are still reaching out to them kasi hindi po pwedeng i-separate mo sila eh. Bago kasi maitayo ang dam, kailangan pumayag ang lahat ng grupo ng katutubo sa lugar. Kailangan din ng Environmental Compliance Certificate mula sa DENR. Wala naman na naibibigay na maayos na pag-aaral na ito ba ay magiging safe itong dam na ito. Si Father Pete Montaliana, Indigenous Peoples Coordinator ng Diocese of Infanta, tutol din sa pagtatayo ng dam. Ang hindi naiintindihan ng MWSS at saka ng NEDA, ng gobyerno, ang katutubo ay nomadic, palipat-lipat siya. Hindi mo siya pwede makonfine sa isang lugar. Kaya ang epekto nito, madidisplay sila. Yung lupa na tinatitira na for a long time, madidisplay siya na. Kaya mawawalan sila ng kabuhayan, mawawala ang kanilang culture. Alam mo, ang katutubo ay may malaking epekto sa atin. Kasi silang nagtuturo sa atin kung paano mag-alaga ng kabundukan. Yung culture ng katutubo sa pagmamahal nila sa kalikasan ay napakahalaga yun. Kasi mismo sila, kung wala sila, yung kagubatan ng Sierra Madre ay wala na yun eh. Pumayag na ang local government ng General Nacar Quezon sa proyekto. Noong 2014, inaprobahan ng Local Development Council ng Nacar ang pagsang-ayon sa konsepto ng proyektong New Centennial Water Resource Kaliwa Dam. Pero noong panahon na yon, hindi pa China ang gagawa ng proyekto. Tutol naman ang local government ng Infanta. Ipinarating na raw nila sa national government ang ilang hiling na proyektong nais sana nilang mailagay sa isang dokumento para kahit paano'y matanggap ito ng mga taga-Infanta. Sa kabila nito, kampante si Velasco. And I think we will be within the timeline. Kung maumpisan namin ito ng July-August, we hope that we can finish this at least by 2022 or at the latest 2023. Bago pa man simulan ng dam, nais maniguro ng FIVOPS. Kaya nang makita ang aming video, sinabi ni Director Solidum na magpapadala siya ng team sa lugar para pag-aralan ito. Mahirap sabihin na ito isang sinyalis ng isang fault. Pwede naman magkaroon ng fault. Pwedeng gamitin ang fault na daanan ng tubig. Pero kung sasabihin nating active yon o hindi, ay hindi rin natin masasabi. Ang mga bato doon ay may mga tinatawag kaming igneous intrusion o mga ugat na mga lumang vulcano noong unang panahon na baka ito ay mainit pa at inaabot siya ng groundwater kaya nagkakaroon ng spring. Ganun pa man, aminado ang FIVOX na merong fault line ilang kilometro ang layo sa pagtatayuan ng dam. Isa dyan yung Philippine Fault Segment na tawag namin ay Infanta Fault. Na gumulaw ng 1880, ito ay may layo mga 14 kilometers. At meron pang isang fault na nasa kaliwa mula sa dam site, around 6.8 kilometers naman. Meron pa kaming gustong i-verify, pero ito ay wala rin sa ilalim ng dam. Pero ayos lang daw ito ayon kay Solidum. Ang mahalaga ay wala sa ibabaw ng fault line ang mismong dam. Nasagot na ang isang isyung bumabagabag sa isip ng mga residenteng maaapektuhan ng dam. Pero may ilan pang katanungan na naghihintay pa rin ng tugon.
Ang Angat Dam ang pinagkukunan ng Metro Manila ng 96% ng tubig nito. 4,000 million liters per day ang alokasyon ng water concessionaires na Maynilad at Manila Water. Ito lang din kasi ang kapasidad ng tatlong tubo na dinadaluyan ng tubig mula Angat. Kaya sa ngayon ay ginagawa ang ika-apat na tunnel nito at malapit na itong matapos. Nais din ng MWSS na madagdagan pa ng ikalimang tunnel para mas malaki ang maibabang tubig mula sa Angat. Sa kabila nito, ayon sa MWSS, kailangan pa rin mag-develop ng dagdag na water source para sa lumalagong populasyon ng Metro Manila. Isa lamang ang Kaliwa Dam sa pangmatagalang solusyon na naiisip ng MWSS na magdadala ng karagdagang 600 million liters per day sa Metro Manila. Kung hindi dam, ano pa nga ba ang pwedeng gawin? Ayon sa the Haribon Foundation, pwede pang dagdagan ang kapasidad ng mga dam. Hindi pa nga 100% yung capacity ng MWSS at ng concessionaires para i-service yung existing water demand. So, ang pwede nilang gawin, i-restore nila yung degraded parts ng Ipo Watershed tapos Angat Watershed para at least makatulong yun sa pag-recharge ng water table dun sa area. Mas cost-effective siya kaysa dun sa pagpapatayo ng dam kasi mas madaling mag-reforest kaysa sa magpatayo ng dam. Tapos ang second alternative, kagaya ng mga ginagawa ng ibang commercial establishment ay yung water recycling. Around 85% ng water na nakukonsume ng bawat household sa Philippines ay nagiging wastewater. At itong wastewater na ito ay untreated. So isa yung untapped potential para ma-address yung water shortage na issue. Sa isang forum sa University of the Philippines na dinaluhan ng ilang eksperto, isa rin ang recycling ng tubig sa nabanggit na solusyon. Sa Singapore daw halimbawa na limitado ang natural na pagkukunan ng tubig, nililinis ang baruming tubig para magamit muli. Ang dami nating tubig pag tag-ulan. Harvesting water. Ang isang napakahalaga natin, ngayon ito climate change na, kinakailangan na palaguin natin ng gubat kasi ang nagbibigay tubig sa atin ay hindi ang dam. Ang nagbibigay tubig sa atin ay mga puno, ang mga forest. Palaguin natin yon. Ngayon, dito sa Metro Manila, kailangan water management. Ang bawat tao magmalay na hindi na tayo pwedeng walda sa tubig. Isa pa sa lumulutang na ideya ang pagkuha ng tubig mula sa dagat na ginagawa ng ibang bansa. Ito po yung gagawin ng dam. Iba't ibang ideya, iba't ibang pagpuna. Pero ang MWSS desidong ituloy ang Kaliwa Dam. Ito mismo ito si sa tindi ng kapangyarihan ng gobyerno, malaki ang tsansang itutuloy nila ito. Wala talaga yan ng pantas. Sana lang, huwag nitong baliwalain ang mga lehitimo din namang mga isyong inilalatag ng mga tutol sa dam. Gaya ng panganib na pinangangambahang dala nito at sa epekto nito sa tao at kalikasan. Magandang gabi po, ako si Sandra Aguinaldo at ito ang Eyewitness.